representative ng Tawi-Tawi. So, matatapos pong termino nyo pagpapalit ng... June 30, 2016. So, wala kayong parang heart feeling sa kalagayan nyo? Personally, paano mo masasabi na walang heart feelings kung sakali aalisin ka sa trabaho mo at maganda ang inyong trabaho, di ba? I do not see any reason if you think that there is a transition government. Sana piliin nila yung mga working. Hindi ko naman sinasabi na hindi kami working lahat. Sana as a transition, dapat para bang pa pumasok ko sa isang bahay, yung dating bahay dyan, yung dating namamahala ng bahay niyan, bagi mo paalisin, dyan na muna para magtuturo sa dito ang kusina, dito ang CR, dito ang bedroom, para po maganda ang pamamahala. Kesa sa maghahanap ka, saan man susi? Saan matatapon ito lahat? So, ibig sabihin, yung position na yan na maghahanap ka pa ng kung anong gagawin mo, eh ito na ang mga tao na magsasabi sa'yo, ito ho ang ginagawa dito. Kung may mali man, doon mo natin babaguhin po. May nabanggit si Governor sa press conference, pag take over ng BTA, parang may risk ang nakikita niya. So, ano po masasabi? Anong sinasabi niya, Riz? Hindi ko na... hindi ko din maano kung anong risk ang ano, sa bilang... Lahat naman may risk. Eh. Malalaman ba natin na tama ang pamamahala ng isang tao? When we had the autonomous region in Muslim Mindanao, that was the risk that we were talking about. Everybody was saying that once the autonomous region in Muslim Mindanao will be in place, there will be peace. But what had happened? Even the president now said that it was after 20 years, it was a failed experiment. Now, here comes another experiment. I should say that this is again another experiment. Di ba? Therefore, there is also a risk. What if yung nakaupo doon ay gusto rin umagyaman? Tulad nung nangyayari noon. Ano na naman mangyayari sa ating mamamayan? Ang problema dito, it's not the leaders, it's the problem of our mamamayan. Kung maganda ang ating leaders, tunay ba sila na gustong mamamahala para sa bayan o mamamahala ba sila para sa kanilang kapakanan? Di ba? Yan ang mga problema na dapat natin alamin. Yung pinakaano rito, Assemblyman, yung roadmap na gawa niyo sa reforma, yun ang pinaka-importante rin. So, can you give us some point on this matter? Yung mga roadmap na gawa niyo sa... Alam mo, tulad nung sinabi ng sa Sora kahapon, at least nagte-take off na ang autonomous video ng Muslim Mindanao. Yes, alam naman ng tao, it speak for itself. The hindi naman sa pagyayabang, hindi naman sa pagsasaludo kung sino man. Sa lahat, hindi ko sinasabi na sino Jeep lang. This is a team accomplishment. Team accomplishment. Sinabi naman niya. So, hindi lang kasi kahit na gaano kagaling yung tao na yan, ang regional governor, kung walang susuporta sa kanya sa republic, sa assembly, wala siyang mga staff na magaling na tumatrabaho sa kanya, ay talagang magpipil pa rin yan. O kung hindi man magpipil, mahihirapan mag-take up. Ito nga, in less than 3 years, nakikita na natin ang pag-take off ng autonomous region in Muslim Mindanao into a better position. So, kung aalisin natin yan, ano na mangyayari sa atin bukas, di ba? Pero still, we have high hopes. We have high hopes. And this is now on the burden of those who will be coming in and sit as the head of the autonomous region, as the Bangsamoro region. So, huwag na tayo magpakahaba, Assemblyman. Gusto ko lang yung parting statement nyo, panawagan nyo sa lahat-lahat na sa constituency nyo sa Bangsamoro. Lahat-lahat na. Sa lahat ng ating mga mamamayan, gusto natin ng tunay na kapayapaan. At so, pag-iisipan natin, pagtutulung-tulungan natin. And we hope that the Congress and that of the Senate ay titingnan nila itong BBL. Kung ano talaga, it is not, huwag nilang isipin kung ano ang ikabuti sa MILF o sa gobyerno. Ang dapat isipin nila, ano ba ang ikakabuti sa mamamayan ng Bangsamoro. So, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Honorable Sulay Ebs Halipa, Assemblyman, Lone District of Tawi-Tawi. This has been the Man Live Stream News TV direct broadcast from RLA, Cotabato City.